top 5 na mga kababayan nating OFW sa Kuwait na sinapit ang pinakamapait na karanasan and then namatay sa kamay ng kanilang amo or anak ng kanilang amo or asawa ng kanilang amo. Pero uunahin natin noong 2015 at ito yung kaso ni Jennifer Dalquez. So, ang kaso niya is napatay niya ang kanyang employer noong time na gusto siyang halayin nito. So, nangyari ito doon sa UAE or United Arab Emirates. At dahil dito, nahatulan siya sa parusang kamatayan. So, nasa death row siya and buti na lang, nasagip siya ni President Duterte. O yun. So, ayun na nga, nasave na si Jennifer Dalquez and na-repatriate na siya dito sa Pilipinas. Eto na, mag-i-start na tayo sa Kuwait. And noong 2017, pag-uusapan natin ang kaso ni Jakatia Pawa. Ang kaso niya is, bigla po siyang binitay and death by hanging bilang parusa sa kanyang nagawa na stabbing a 22-year-old daughter ng kanyang employer noong 2007. Ayan, so tinawagan niya ang pamilya niya na bigla-bigla tapos nalaman na lang after a few days na nabitay na siya. Pero ito ang issue. Mukhang na-set up po si Jakatia Pawa dahil nga nakitaan yung babae na kanyang amo na may kasiping or may katalik na ibang lalaki. So nung nahuli sila ng kanyang anak, so gumante ang lalaki and napaniwalaan itong lalaking ito ang tunay na pumatay sa anak ng amo niya. Pangalawa was on 2018. Ito ang isa din sa pinakasikat na case ni Joanna De Mafelis. Ang babae na isinilid sa loob ng freezer ng kanyang mag-asawang amo. So, nakitaan sa kanyang katawan yung marks ng mga pasa, bruises, na indicative sign na minaltrato siya bago siya napatay. So, nung naisilid na siya sa freezer, tumakas ang kanyang mag-asawang amo doon sa Lebanon. Yung babae kasi na amo niya is from Syria and during that time, hindi pa talaga stable ang Syria. So, nahuli ang kanyang amo na nasa Lebanon. And ang tinitignang angulo dito is yung matinding selos ng kanyang among babae. Kaya siya ang primary suspect sa pagkamatay ni Joanna De Mafelis sa Kuwait. Pang-third, eto noong 2019, ang kakaibang kaso ni Constancia Dayag. Eto yung natagpuan na cucumber sa loob ng kanyang puerta. Okay, so natagpuan yung kanyang katawan dun sa disyerto. From witnesses na nakakita ng katawan niya na dinireport sa authorities and then na-recover. And dito sa kanyang autopsy, nakitaan talaga ng signs na pinagmalupitan siya bago siya napatay dahil sa nakitang mga bruises sa kanyang katawan and then yung cucumber sa loob ng kanyang reproductive system. So, nakakapanlumo kasi grabe, pinaglaruan talaga yung katawan niya bago siya pinatay. So, sumikat siya pero hindi kasing sikat ng nangyari kay Joanna De Mafelis na talagang nag-trending. Pang-apat, ito noong 2020, yung kaso ni Jeneline Villavende. So, biktima rin siya ng pang-aabuso bago siya pinatay. So, kinulong siya sa kanyang bahay ng kanyang employer and ayun, parang hindi siya binibigyan ng pagkain, tapos minamaltrato physically, emotionally, and mentally hanggang sa talagang hindi na nakayanan ng kanyang katawan at isinugod sa ospital. Bali dun sa ospital siya, namatay. And may mga OFW na nurse na nakakita sa kanyang katawan talaga. So, ang pangarap lang naman niya kaya siya pumunta sa Kuwait is para ipagawa ang kanilang bahay. Pero yun na nga, hindi na siya buhay nang ibalik dito sa Pilipinas. So, hinatulan na ang kanyang among babae ng parusang kamatayan. Siguro 11 months after ng kanyang pagkamatay. At ang panglima, ngayong 2023, ito ang kaso ni Jollibee Ranara sa Kuwait. Bale, nakakaloka kasi tinorture siya and then sinunog ang kanyang katawan sa disyerto tapos iniwan ng mga suspect or ng suspect. So bale, ang nakakaloka dito is
hinalay siya ng kanyang 17 years old na anak ng kanyang amo. Bale, nung nalaman na nabuntis siya, doon pinunta si Jollibee doon sa disyerto and ginawa ang karumal-dumal na krimen. So, may kita nyo sa picture doon sa autopsy na parang may biyak dito. May kita nyo talaga na parang may hinampas na matigas na bagay sa kanyang ulo bago sinunog. So, nung nalaman ng mga authorities kung sino yung prime suspect, inaresto siya and possibly hindi lang murder kundi double murder case dahil napakairin niya ang kanyang anak. So, 3 months pregnant si Jollibee that time and baka double murder case ang pwedeng ipatong sa kanya. And disclaimer, hindi lahat ng mga amo or employers sa Middle East, kabilang na ang Kuwait or UAE, Saudi, ay malulupit or mapang-abuso. Mas marami pa ang employers doon na mababait. Nagbibigay ng mga kung ano-anong gamit, mga pera, alas, mga ganon, na extra incentive. Kapag ang mga employees nila na, for example, OFW, ay ginawa nila yung kanilang tungkulin. So, do not generalize yung mga amo doon sa Middle East na masusungit. Pero, hindi talaga natin maiiwasan na may mga kababayan natin na ayaw mag-apply as OFW sa Middle East, especially doon sa Kuwait kasi nga sa mga nangyaring ito na karumal-dumal ang kanilang pagkamatay. Pero kung tatanungin niyo ako, if ever na gusto ko mag-apply as an OFW sa Middle East, my answer is yes. Ang daming opportunities kasi sa Middle East. Imagine, hindi aside sa sweldo mo, libre pa ang accommodation mo, tapos libre pa ang food, and libre pa ang transportation o sangka pa. Tapos, ang pinaka-importante dito is tax-free. May tax siguro pero hindi malaki yung nababawas sa sweldo mo. Kaya kung ako yung tatanungin nyo, gusto ko syempre na magtabaho sa Middle East. Sana meron kayong napulot na aral dito sa video na ito, especially sa issue na nag-generalize. Kasi nga, hindi lahat ng tao ganito ang gawain. So, I hope din na nakarelate kayo sa video na ito. And sana kapag nag-a-apply kayo ng abroad, tignan nyo ring mabuti yung mga track records ng employers nyo. And syempre, always stay safe. And dapat, kung may problema kayo, huwag kalimutan na mag-post lagi sa social media para mapansin ka. Okay, so that's it guys. Thank you and have a wonderful day.